Yan, isang napakagandang umaga para sa ating lahat. Tayo pinaintulutan ng Diyos na nandito muli, sama-sama, tayo magpalakasan, aral ng kanyang salita. Kahit sa isang linggo nating paglalakbay sa ating mga paglalakbay, no, paglalaban sa kasalanan natin, eh, dito tayo para mag-aral ng kanyang salita at magpalakasan. So bago tayo magsimula, simulan ng ating devotion at tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa araw na ito, O Diyos, na kami pinahintulutan mo na makarating sa panambahang ito upang mag-aral lang yung salita, upang magpalalim, upang mapaalalahanan kami, Panginoon, kung gaano ka ganda ang pag-ibig na binigay mo sa amin. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, na kuminsan nakakalimutan namin ng iyong pag-ibig, pero ikaw, Panginoon, hindi mo nakakalimutan kami, kahit Panginoon, kahit na gaano kami makasalanan. Panginoon, nagpapasalamat kami sa bawat araw na binibigay mo kami ng biyaya ng makakain ng aming inumin sa araw-araw, O Diyos. Panginoon, sa aming marinig, naway ma-encourage kami, Panginoon, i-apply namin sa aming mga buhay. Hindi lang po ito namin narinig, bagkus maibahagi din namin sa aming mga kapatid at sa aming mga kapwa. Panginoon, pakilusin mo ang banal na espiritu sa bawat isa upang maintindihan at maintindihan ng maayos ang iyong salita. Muli, binabalik namin ang papurit at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, itong devotion na pag-usapan natin ngayon, eh, magandang paalala to para sa atin bilang isang mga Kristiyano sa paglakad natin patungo sa kabanalan. Na kahit na alam natin na nadadaanan na natin to sa mga studies, sa mga pag-aaral natin, eh, magandang paalalahanan tayo nito o reminder para sa atin. So, makita po natin ang ating teksto. Buksan po na, nangyayahan ko po kayong buksan ang ating mga Biblia sa 1 Corinto, 1 Corinthians, chapter 13, verse 13. So, babasahin ko siya sa Tagalog. Chapter 13. Ito po ang salita ng Diyos. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So, bago tayo magpatuloy, konting background lang po muna dito sa chapter 13 ng 1 Corinthians. So, itong chapter 13 ng 1 Corinthians, ito yung sinasabi dito, isa to sa mga pinakatanyag o bantog na mga chapter sa librong ito. Kasi dito, ang pag-ibig dito, sabi, ang pinakamagandang kaloob o regalo ng Diyos sa mga mananampalataya o sa mga Kristiyano sa atin, sa kanyang mga anak. So, ang title po ng ating devotion ngayong umaga ay Keep and Don't Forget to Walk in Love. O panatiliin at huwag kalimutan ang lumakad sa pag-ibig. So, magandang simulan natin to, may natin siya. So, sisimulan ko po siya sa verse 1. So, verse 1 to 3, sabi ni Pablo, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaungaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesiya at maunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako'y walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong pakinabang. So sa verse 1, sinasabi ito ni Pablo na kung meron man siyang mga kaloob o ng mga ganong kakayahan na binigay sa kanya ng Diyos, pero wala siyang pag-ibig, ano sabi niya? Para lamang siyang maingay o batingaw na umaalingaw-ngaw lang. Alam niyo yung cymbals? Kapag bumagsak siya, di ba ang sakit sa tenga? Ba nakakairit ang pakinggan? So sa verse 2, sinasabi naman niya, kung binigyan siya ng mga giftings, di ba, mga pagpaprophesy, ng mga giftings ng kaloob ng Diyos, at kahit napakatindi ng pananampalataya niya, na halos kaya niyang pagalawin yung bundok, parang pamilya nun, yung faith count, ano? So yung, kaya niyang pagalawin yung bundok, at hindi lang pagalawin yung bundok, kundi di ba napakatinding pananampalataya, pero wala siyang pag-ibig, sabi diyon, wala pa rin siyang kabuluhan.
So parang wala pa ring dating, 'di ba? Kahit anong 'di ba kahit anong giftings mo diyan. At sa verse 3, nasabi dito na kung siya man ay tumutulong sa mga mahihirap, na kahit ibigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian at sunugin yung katawan niya, sunugin, parang parallel siya dito dun sa Daniel, yung tatlong tao dun na ano, 'di ba, yung napasamba sila sa Diyos-Diyosan, pero sila hindi sila sumamba. So ginawa sa kanila, 'di ba, sinunog sila pero hindi sila nasunog kasi pinanindigan nila yung pananampalataya nila sa Diyos. So kung ganun, parang ganun, na kahit ba magpakamartir ka sa pananampalataya mo, pero kung wala kang pag-ibig sa paglakad mo, 'di ba, walang kabuluhan ito. Na ganun din tayo, 'di ba, na kahit anong galing, kahit anong pananampalataya napakatindi mo, binigyan ka man ng kaloob, magaling magsalita, 'di ba, mga ano-ano pa man 'yan, pero wala kang pag-ibig sa paglakad bilang isang Kristiyano, eh wala ito, wala kang silbi, kumbaga wala kang dating, 'di ba, walang kabuluhan, sabi nga ni Pablo. So verse 4 to 7, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o papagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi nito natutuwa sa mga gawa, kundi sa mga masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay. Pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. So sa verse 4, anong sabi? Ang pag-ibig daw ay matiisin. So matiisin. Parang hirap nito mga kapatid. Kasi titiis tayo sa lahat ng bagay. Diba? Sa mga kapatid mo. Diba? Kung may pag-ibig tayo, dapat na pagtitiisan natin ang lahat ng bagay. Pagpapasensyahan natin ang lahat ng bagay. Pero warning to sa atin. Bakit? Kasi minsan, ay, sa mga pag-aaral natin, ay, nadaanan na namin yan. Parang, alam ko na yung mga susunod na sasabihin dyan, di ba? Alam ko na yung pag-ibig, yung patience, faith, di ba? Napagdadaanan na natin yan. Pero maging warning to sa atin, pagtiyagaan natin ang lahat ng bagay, lalo na sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, magtiyaga lang tayo, mga kapatid. So, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob, or kind, di ba? Nagiging mabait tayo. Diba? Na hindi lang ito yung magiging mabait na pinapakita mo maging mabait ka kasi nandyan yung mga kapatid ko eh. Hindi, magiging mabait ako kasi andito ako sa church. Hindi, kusa ito. Diba? Magiging mabait tayo kasi ito yung bunga ng Espiritu sa atin. Diba? Ito yung evidence na pagiging isang regenerated person. So next, ang pag-ibig ay hindi mainggitin. Hindi mainggitin. So ang hirap nito mga kapatid kasi minsan, diba, dine-deny na lang natin na hindi ako nainggit. Diba? Kung kakasama kayo, okay lang. Diba? Hindi nyo kasama, okay lang. Mas patalino ka sa akin, okay lang. Diba? Di natin yung pagkakaila sa mga sarili natin yun. Diba? Bilang isang Kristiyano. So, napaka-delikado na ito para sa atin. Bakit? Kasi, pag hindi mo na-address sa sarili mo, hindi mo na-agapan yung inggit na naramdaman mo sa iyong puso, eh, maglilid ito sa kasalanan. Diba? Maglilid ito na kailangan, gusto kong matapatan sila, magalingan sila, kailangan maangatan ko sila, di ba? Nagiging competitive ka in a wrong way. So, napakatindi nito. At ang pagkaingit, di ba? Alam natin, na yun yung pumatay kay Abel. Di ba? Nang dahil ng ingit si Cain sa kanya, ano ginawa ni Cain kay Abel? Di ba? Pinatay niya? Kasi, ay hindi, di niya pinabiran yung ano ko, ay, siya na lang lagi. Ayos ah, patayin ko nga. Di ba? Ganun, pinatay niya. At hindi lang yun. Di ba? Ito rin yung dahilan kung bakit naging alipin si Joseph. Kilala si Joseph? Si Jose? Yung sa Genesis, yung pinagbili ng mga kapatid niya. Kasi, nainggit sa kanya yung mga kapatid niya eh. Lagi na lang siya yung pinapabura ng tatay niya eh. Kaya ang ginawa ng mga kapatid niya is, pinagplanuhan siyang patayin. Diba? So, hindi man siya napatay, pinagbili na lang siya. So, napakadelikado ng inggit. At ang inggit din, ang isang dahilan kung bakit napako si Kristo sa krus. Bakit? Kasi nainggit sa kanya yung mga teachers of the law eh. Diba? Yung mga salin din, yung mga tagapagturo. So, ang ginawa, alam ni Pilato yun. Diba, kung mababasa natin yun sa Matthew. Diba, alam ni Pilato na naiinggit sila kay Kristo, kaya pinapako nila si Kristo. So, beware. Diba? So, huwag tayong dumating sa puntong na, dahil sa pag-inggit natin, isisirain natin yung kapatid natin. Diba? Kapatid natin sa pananampalataya, dahil sa inggit lamang. Diba? Ang pag-ibig ay hindi mainggitin. Ang pag-ibig ay hindi lang mainggitin, ito rin ay hindi mapagmalaki o hambog. So kung ikaw bilang isang Kristiyano,
bilang niligtas ng Diyos, the pinabanal, tinawag na anak ng Diyos, tapos magyayabang ka sa kapwa mo, asan yung pag-ibig dun? Diba? May nalaman ka lang na alam mo na mas magaling ako dyan. Diba? Ipagmamalaki mo, diba? Yayabangan mo siya. At ang pinakadelikado dito, yung nagkasala ka na, pinagmayabang mo pa. Diba? Kinuwento mo pa, nagkasala ako, diba? Ganito yung ginawa ko sa kapwa ko, diba? Ganito yung ginawa ko, minsan lang naman. Diba? Hindi ganun, mga kapatid. Diba? Tayo magmayabang. Diba? Handaan natin yung karunungan, yung katalinuhan, diba? Yung karunungan, katalinuhan natin, iwawasakin ng Diyos to pagdating ng panahon. At ang matitira lamang ay yung pag-ibig. Kaya wag tayo maging mayabang. Na hindi po rakit nandito na tayo sa katotohanan, alam na natin, diba? Hindi po rakit nandito na tayo sa katotohanan, hindi na tayo bumabagsak. Diba? Sinong makapagsabi dito hindi siya bumabagsak? O diba, wala? Lahat tayo bumabagsak. So, tanggalin natin yung yabang o hambog sa ating mga puso. Diba, yung rabang yabang natin sa mga sarili. In verse 5, ang pag-ibig din ay hindi magaspang ang kilos, hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng pagkakamali. So, sa ibang version, sa FSB, so sa Filipino Standard Version, ang binanggit dito ay hindi magaspang ang asal, hindi iniisip para sa sariling kapakanan, hindi mayayamutin, hindi nagbibilang ng kamalian. So sa MBB, sa Magandang Balita, ang sinabi naman dito is hindi magaspang ang pag-uugali. Pabigat, no? Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. So hindi magaspang yung pag-uugali. So meaning to say, hindi bastos. Diba? Malaking sampal sa atin to bilang isang Kristiyano na sinasabi mo sa sarili mo na Kristiyan ako eh. Alam ko yung truth. Tapos masasabihan ka, pangit ng ugali mo, Kristiyan ka pa. Di ba sakit nun? Di ba? Nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Nakikita ka, nagbabasa ka ng Biblia. Tapos pamumuhay mo, napakapangit ng ugali. Di ba? Napaka ano nun sa atin bilang isang Kristiyano. Kaya mag-ingat tayo. Baka mawala na yung pag-ibig sa atin. At hindi rin ito makasarili. Diba, hindi pansarili lamang yung iniisip, diba? Diba, yung nakikita mo na yung kapatid mo na nahihirapan, na pabagsak na, na halos pabitaw na siya sa pananampalataya niya, na halos na ulang na lang umalis ng church, diba? Ang ginagawa natin, diba, ini-encourage natin sila. Diba, pinapakita natin yung pag-ibig natin sa kanila, so hindi tayo nagiging makasarili. So sabi sa Romans chapter 15 verse 1 to 2, tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ng mga mahihina sa pananampalataya. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sikapin nating lahat itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa sa ikalalakas ng pananampalataya. So sabi, nakita natin, di ba? Magtulungan tayo. Huwag tayong magkanya-kanya. Diba? Huwag tayong maging makasarili. Di ba? Sabi nun sa Romans chapter verse 2, 15 verse 2, sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. So ang pag-ibig ay hindi magagalitin, no? Ay hindi siya makasarili. So lagi tayong nagtutulungan. 'Di ba? Magtulungan tayo para sa ikalalakas ng iglesia ng sa ating simbahan. So ang pag-ibig din ay hindi magagalitin o hindi nagbibilang ng kamalian. So hindi magagalitin. So meaning to say, meron tayong self-control, 'di ba? Dahil mahal natin, dahil may pag-ibig tayo, nakokontrol natin yung mga emosyon natin, lalo na yung galit natin. Bayan, ito na naman yung ginawa niya sa akin. Diba? Nakokontrol natin yung ating mga galit. So, at hindi ito mapagmata o nagbibilang ng kamalian. Diba? Hindi ito yung nag-aabang ka ng inaabangan mo kung kailan babagsak to. Kailan kaya magkakamali to? Kailan kaya magsasawa to? Ay magkakasala itong kapatid ko na to. So, hindi natin minamata yung mga kapatid natin kasi meron tayong pag-ibig. Diba? Hindi tayo nag-aabang ng kung kailan ito babagsak at nasabi na para lang pag bumagsak siya, tapos sabi natin para mas mabuti na ako sa kanya, diba? Hindi. Diba? Sa Matthew 7, babagong makahumusga, tingnan mo muna kung may troso ka sa mata mo. Di mo husga ka ng husga. So ang pag-ibig, verse 6, ang pag-ibig, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. So ang pag-ibig ay hindi konsentidor. Diba? Hindi ito yung nangungunsinte ng pagkakamali. Na nakita mo na yung kapatid mo na nagkasala, hayaan mo lang. Diba? Magbubulag-bulagan ka lang. Di, matagal naman kami magkakilala eh.
'di ba? Solid naman kami. So okay lang yung kasalanan niya, 'di ba? Masama pa doon, sumama ka pa. 'Di ba? Imbis na itama mo siya, imbis na pagsabihan mo siya dahil sa pagkakamali niya, sinamahan mo pa. 'Di ba? Umagri ka pa, edi parang umagri ka na lang din dun sa kasamaan. So ba, ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa masamang gawa. So ang pag-ibig ay meron pa pong bahag, apat na bahagi. Dito sa verse 7, pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. So bear all things. So yung bear, na salitang bear, eh pwede itong translate into the word cover. So ang papalitan natin, love cover all things. Diba in 1 Peter chapter 4 verse 8, sabi dito, higit sa lahat, magkaroon tayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip, diba, nagtatakip ng maraming kasalanan. So sa FSB, ang ginawa ay pumapawi. So mean to say fading away, o nagwawala ito ng kasalanan. So sabi ni Spurgeon, I would, my brothers and sisters, that we could all imitate the pearl oyster. A hurtful particle intrudes itself into its shells. In this vexes and grieves, it cannot eject the evil. And what does it do but cover it precious substance extract out of its own life, by which it turns intruder into a pearl. Oh, that we could do so with the provocation we receive from our fellow Christians, so that pearls of patience, gentleness, long-suffering, and forgiveness might be bred with us by which has harmed us. So sabi ni Spurgeon, dito, di ba, nais niyang maging katulad tayo nung talaba. Alam niyo talaba? Diba? Yung pearl oyster. Bakit kaya? Kasi daw, yung masakit, na, yung mga masasakit na particles na pumapasok dun sa talaba, sa loob ng talaba, eh nakakainis yun o nakakairita o nagbibigay ng dalamhati yun para dun sa talaba. So ang ginagawa ng talaba, tinatakpan niya ito. It covers up. Tinatakpan niya ito ng isang mahalagang bagay o material o kayamanan dun sa talaba. O napaka-importanting sangkap mula sa sarili na itong buhay na pumapasok. Yung mga pumapasok na mga sakit, tinatakpan niya ito ng mahalagang material. So, nagawa niya ito. Ito yung nagiging pearl. Diba? Ito yung nagiging perlas. Diba? Imagine mo yung mga masasakit na mapasok dun sa talaba, ginagawa niyang perlas, ginagawa niyang napakahalagang bagay. So gusto ni Spurgeon, magawa din natin yun bilang isang Kristiyano. Diba? Maging katulad tayo ng talaba. Diba? Yung mga sakit, pagdadalamhati, mga pagdurusa na pumapasok sa atin, na nanggaling sa kapwa nating Kristiyano, gawin din natin yun na parang katulad ng ginagawa ng talaba. Diba? Gawin natin yun na parang pearl of patience, di ba? Gentleness, sabi doon. Ano pa ba yung sinabi niya? Ito lang. Forgiveness might be as much within us. Di ba? Yung mga papasok, pagdadalamhati, galing sa kapatid, di ba? Gawin natin itong mahalagang bagay, di ba? Mabuo sa atin, sa loob natin yung forgiveness sa ating mga kapwa. So, pangalawa, believe all things. So, porkit hindi believe all things, ay paniniwalaan mo na yung lahat ng bagay. Diba? Baka mamaya pinaniniwalaan mo na rin yung masama. Then, believe all things dito is paniwalaan mo yung katotohanan. So, pangatlo, hope all things. So, may confidence tayo. Ano yung hope all things? May confidence tayo sa hinaharap na ipinangako ng Diyos. Diba? Yung pag-asa natin na muling babalik si Kristo at lalingapin niya lahat ng kanyang mga pinili para isama sa bagong kaharian. So, pang-apat, endures all things o tinitiis ang lahat ng bagay. So, sabi ulit ni Spurgeon ulit, no? If your brethren are angry without a cause, be sorry for them. But do not them conquer you by driving you into a bad temper. Stand fast in love. Endure not some things, but all things for Christ's sake. So you shall prove yourself to be a Christian indeed. So sabi ni Spurgeon dun, yung mga kapatid natin na nagagalit ng walang dahilan, magagalit ng walang dahilan, you know? Sabi dun, kaawaan natin sila, di ba? O, pagpasensyahan natin sila. Diba? Patawarin natin sa kanila. Diba? Biro yung muna siya, nagalit na, you know? Mahirap nun. Pero wag nating hayaan na masakop tayo nun. Diba? Na masakop tayo nun, na magdadala sa atin yun, maglilid sa atin yun, para maging masama yung ugali natin sa kanila. Diba? Hindi. Kundi, tumayo tayo sa pagmamahal. Sabi doon, stand fast in love.
tumayo tayo ng matatag sa pag-ibig. Then ano pa? Endure, not something, but all things for Christ's sake. So huwag tayo magtiis, sabi doon? Huwag tayo magtiis ng ilang bagay, yung iilan lang. Kundi magtiis tayo ng lahat para sa alang-alang kay Kristo. Nang dahil doon, napapakita natin yung pagiging Kristiyano natin. Diba? Magtitiis tayo sa lahat ng bagay. So bago ko tapusin yung verse 13, bago ko matapos sa verse 13, so nakita natin yung pag-ibig. Diba? Yung mga sinasabi doon, ang hirap gawin eh, no? Diba? Yung mga pagtitiis ng lahat ng bagay, yung pagmamayabang, yung pagiging maingitin, diba? Yung mga pangit natin pag-uugali, diba? Hindi natin maiwasan minsan, nahanapan yung butas ng kapwa natin, diba? Minsan, naabangan natin sila magkamali. Diba? Yung mga nakita natin doon, diba? Lahat tayo bumagsak doon. So sabi sa verse 13, 1 Corinthians verse 13, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit pinakadakila sa mga ito ay bilang ay pag-ibig. So bilang isang Kristiyano, automatic na nananatili sa atin yung pag-asa at pananampalataya at pag-ibig. Pero sabi dito ang pinakadakila ay pag-ibig. So hindi porket pinakadakila ang pag-ibig ay mawawala na yung pananampalataya at pag-asa natin. 'Di ba? Napakahalaga ng pag-ibig sa ating mga Kristiyano kasi kung mawala ito at makalimutan natin ito, mawawala din ang lahat. Anong mawawala yung lahat? Di ba? Makakalimutan natin magtiis. Di ba? Mawawala sa atin yung pagpapakumbaba. Mawawala sa atin yung pagmamalasakit. Mawawala sa atin yung pagsasubmit. Di ba? Hindi lang natin makakalimutan magmahal. Kundi makakalimutan din natin magpatawad. Kaya napaka-importante ang pagpapanatili at hindi pagkalimot na pag-ibig sa paglakad natin bilang isang Kristiyano. Bakit? Bakit pinakadakil na pag-ibig sa lahat? Kasi sa pag-ibig, tayo pinatawad ng Diyos. Di ba? Sa pag-ibig, tayo naligtas. Di ba? Ganun na lang yung pag-ibig ng Diyos na binigay niya ang kanyang anak na si Kristo. At nung si Kristo, yung pinakita niya yung pag-ibig niya sa krus ng Kalbaryo, di ba? His death, burial, and resurrection, di ba? Tayo na naligtas. Tayo na regenerate. Nabago yung pagkataon natin. Nabago yung puso natin. Di ba? Paanong nabago? Kasi natuto tayong magtiis. Diba? Natuto tayo. Natuto tayo magpakumbaba. Natuto tayo magmalasakit. Diba? Natuto tayo na kontrolin yung sarili natin. Natuto tayo mag-submit. Diba yung mga asawang babae? Mahal nyo yung mga lalaki? Asawa nyo yung lalaki? Dahil sa pag-ibig nyo, nagsasubmit kayo ng kusa sa kanila at sa Diyos. At yung mga asawang lalaki, dahil sa pag-ibig nyo sa Diyos, nagsasubmit din kayo sa mga asawa ninyong babae. Dahil sa pag-ibig ninyo, nalilid nyo sila ng tama. Mga anak niyo, nalilid niyo sila ng maayos. Di ba? Nakita natin yung pag-ibig. Di ba? Natuto tayo lahat nun. Pagsasubmit. Natuto tayo magmahal. Tigit sa lahat. Natuto tayo magpatawad. Papatawaran tayo sa isa na kahit napakabigat ng ginawa ng kapatid mo sa'yo na dahil sa pag-ibig, anong nangyayari? Napapatawad agad natin ito. Napapatawad natin sa kanila. Napapatawad natin sila. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ma-encourage tayo na napakahalaga ng pag-ibig. Papatuloy nating ipakita ito sa ating mga kapwa, lalo sa ating mga kapwa mananampalataya. Diba? Lalo na sa outreach na ito, na naghahanda tayo na maging isang iglesia. Diba? Patuloy tayong panalanginan, patuloy tayong magtulungan sa pagdala ng pasanin ng bawat isa, patuloy tayong magpatawaran at higit sa lahat, ay magpatuloy tayong magmahalan gaya ng inutos ng Diyos sa atin. Diba? Let us love one another. Diba? Huwag tayong maging balat sibuyas. Hindi, kasi napakatindi ng ginawa. Hindi, pag-ibig ang ating ipakita sa araw-araw nating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Tayo manalangin. Amin Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa pagpapaalala na ang pag-ibig ay hindi namin dapat makalimutan at mapanatili namin to sa paglakad namin bilang isang Kristiyano. Dahil kung makakalimutan namin to, O Diyos, ang pag-ibig ay makakalimutan din namin ng lahat. Makakalimutan namin humingi ng kapatawaran sa iyo. Makakalimutan ka naming mahalin. At ganoon din ang aming mga kapatid. Maraming salamat, O Diyos, sa salita mo na binabago kami araw-araw. Pinapaalalahan ng kami araw-araw kung gaano kami kasama. Pero ganoon din yung pag-ibig mo sa amin na araw-araw mo kong binabago. Panginoon, patuloy kami mag-submit sa iyong salita.
sa iyo, Panginoon, sa aming mga kapatid. Patuloy naming mahalin ang bawat isa, palakasan sa bawat isa, patawarin ang bawat isa, O Diyos. Muli, Panginoon, maipasamuhay namin ito ng matiwasay at may kababaan loob. Muli, binabalik namin ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.